Hello! Hello! Magandang gabi po sa inyo mga kagapay, sa aking mga kapwa OFW. Ito po si Kabong at ngayong gabi po na ito ay magbibigay po ako ng information tungkol po sa munting kaalaman na pwede po ninyo magamit para po makapag-download kayo at makapasok po kayo sa mobile application ng OWA at may pakita ko po sa inyo kung ano po yung nilalaman ng OWA na mobile application po para po ma-aware kayo kung bakit po ano po ang kagandahan ng application na ito na talaga magagamit po ng kahit sino ng mga OFW. Okay? So, una po, dito po sa may, ito pong gamit ko ay Android. So, ibig sabihin, pwede kong, dito po may Play Store po ito, itatype po ninyo dito sa may search po, no? I-type po ninyo yung OWA mobile application. Mobile apps. Okay. Pag tinype niyo po yung ayan po no, OWA mobile apps po no, lalabas po yung mobile application na yan. Tapos click lang po ninyo yung mobile at lalabas po ito. Ayan po. Mobile application. Ngayon, may nakalagay po dyan na install. Okay, i-install po ninyo yon at pag na-install na po, lalabas na po ito. So, kailangan i-download po itong OWA mobile application po dyan po na makikita ninyo sa inyong Android. Okay, doon po sa mga gumagamit mo ng iPhone, meron din naman pong parehas na Play Store yun, i-search nyo rin po doon at makikita nyo po yung OWA mobile application. Okay, ngayon, pag na-download na po nyo, lalabas po itong, ganyan po lalabas. Ngayon, meron na, na-download ko na po. Ayan na po, i-open ko na siya. Pag in-open ko na siya, click ko lang yan. Ayan. Lalabas po yan. Yan po yung lalabas. Skip. Ay, may skip. May nakalagay, skip. I-press natin skip. Ayan po. Yan po yung lalabas doon sa inyong pag-download ng mobile application. So, ayan po. Ngayon, meron pong login. Login na nakasulat dyan. Maapat po yan. Nakalagay po renew membership. Merong program and services tsaka hotline. Makikita niyo, yan po yung makikita ninyo sa pag-download nyo at pag-open po nyo ng mobile apps ng OWA. Ang gagawin po ninyo, since kayo po ay first timer, okay, hindi nyo alam kung kayo po ay merong account na o wala pa. Okay, kahit katulad ko rin po. So, ang ginawa ko po ay pipindutin po nyo itong login. Itong login na ito. Yan po. Yan may makikita kayo may arrow. Pipindutin po nyo yan. And then, yan po. Lumabas po ito. Ang nakalagay po dyan, login. Okay? Ngayon, karamihan po sa atin hindi alam kung naka-login na tayo dito o hindi pa. So, kung ikaw eh, alam mo na meron kang dati nito, pwede kang mag-login. Pero, mas I prepare na, katulad ko, na hindi ko nakabisado kung meron akong ano, na meron akong login nito. Kasi, hindi pala ito yung kapares nung doon sa OECBM na meron tayong email na ginagamit. Okay. Ngayon, may nakalagay dito sa kasulat po rito, username, password, login. Or sign in with ito. Meron siyang parang bar. Pero ngayon, meron din itong tanong sa ilalim. Don't have an account? Pwede kang mag-sign up here. Or kung napalimutan mo na yung password. So ngayon, ganito pong gagawin. Ako, ang nag-try ako na mag-sign up. Ayan. Pag nag-sign up ka, lalabas ito, registration. Meron pong email. May nakasulat pong last name. First name, middle name, tsaka extension name, and birth date mo, tsaka mobile number mo. So, ang gagawin po ninyo ay pipilapan po ninyo ito. Okay? Pipilapan po ninyo ito, ha? Lahat po ng mga information na nakalagay dyan.
at saka po nyo ito pipindutin itong register. Okay. Pag nag-register po kayo, meron pong mga, pag nag-register po kayo, papadala po kayo ng email at makikita nyo po yung information doon. Ayan. Pero ito, niregister ko, wala naman naka-fill up. Kasi meron na po ako sa kabilang phone po. Kaya lang, para po malaman po ninyo, ito po yung, ano, okay? So, ngayon, kunyari, naka-register na kayo at nabigyan kayo ng inyong password at nakapasok kayo sa mobile application. Ayan po yung OWA na mobile application po. Ayan po. So, pipila, ayan, pinit na yan. Si, ganyan din po yung sa umpisa. Kasi naka-register na po ako. So, pag naka-register na po, ito po yung unang lalabas. Okay? Kumusta ka ba yan? May tanong dyan. Pag binrowse nyo po yan, ito po yung notification. Mapapansin nyo sa may bandang baba, meron po nakasulat notification, may nakalagay doon information, merong e-card, merong services, at merong hotline. So, itong unang mag-a-appear sa mobile apps pag binuksan ninyo, yung notification. Merong mga news dyan. Andyan po yung kumusta ka kabayan, kumusta ka bayan, meron siyang mga nakasulat na yan, detailed information, kung ano nangyari. Merong greetings dito, yung mga previous na lang niya na naging event ng OWA. Andyan dyan po yun. Ngayon, dito po sa pagkatapos ng notification, kung mapapansin po ninyo, may nakasulat po na information. I-press niyo po yung information, lalabas po itong itong inyong membership. Kung ikaw ay active, lalabas po yung talaga po dyan, Ronaldo, pangalan ko, Ronaldo Concha, active or renew membership. Okay? Ngayon, nakalagay din po dito yung kasarian ko, status ko, tsaka yung birth date ko. Ngayon, meron po yung other information, nakalagay po dyan, yung email na ginamit sa pag-register, passport number mo, yung current passport number mo, religion, phone number mo, na active phone number mo, education, validity nung membership mo. Okay? Yun po. So, ngayon, may nakalagay din po doon yung latest employment contract information mo. Nakalagay dyan kung sino yung employer mo, employer address, vessel, date process sa job site. Andyan po yung ano. At sa ilalim po, yung payment history. Okay? Ito pong payment history dyan sa information po na yan. Nandiyan dyan po lahat ng mga binayaran ninyo na membership ng OWA. Dito sa may beneficiary data, meron po rin sa pinakailalim nitong information. Ngayon, nakasulat po rito yung mga members, yung mga beneficiary ninyo, yung information po nila. Ngayon, may nakalagay po dyan at beneficiary. Kung meron kayong dadagdag na beneficiary, ipipress nyo lang po yan. At lalabas po itong at beneficiary. At kayo na po ang maglalagay ng mga information ng mga beneficiary na ilalagay nyo doon sa nakasulat dito sa ano. Okay? Saka nyo pipinutin yung register para ma-register ninyo yung mga beneficiary ninyo. Okay? So, pagkatapos po ng information, pwede nyo buksan itong e-card. Itong e-card po, eh, lalabas po rito yung inyong information doon po sa inyong OFW e-card po na ID. So, yung e-card po, ayan lang po yung lalabas po yung information ninyo, yung inyong detail po ninyo, yun po yung sa ID, OFW e-card. Ang importante po ito, itong services. Pipinutin nyo, makikita nyo sa pinaka-lower part ng ano, may nakasulat doon services po. Pipindutin niyo po 'yon. Nakasulat po doon. Pagpinto po lalabas po 'yon. Pagpindot niyo po nung ano, pag-press niyo ng services, mag-a-appear po ito sa screen niyo. Ito na nakalagay na please choose a service you want. Meron po nakalagay na request for assistance at meron pong program offer. Kung kayo po ay distressed OFW o may problema sa inyong trabaho, i-click lang po nitong request for assistance at meron pong lalabas sa screen na help alert. Okay, ngayon, nakasulat po rito paano makakatulong sa iyo ang OWA. So, itatype mo doon kung ano ang tulong na nais mong hingin sa OWA. At saka mo isesend siya
yung nakasulat doon na send message, send messages. Okay? So ngayon, kayo naman po ay gusto nyong malaman kung ano po ang program and services ng OWA, pipindutin nyo, ipipress nyo lang po yung nakasulat na programs offer. Diyan po makikita nyo lahat po ng programa ng OWA na para po sa mga OFW na kasulat. Halimbawa po, bibigay po na service po nila ng OWA para sa ating mga OFW. Ilan po sa mga nakasulat po ng programa rito and services ng OWA? Yung disability and dismemberment benefits, death benefits, skills for employment scholarship program, seafarers upgrading program, information technology training program, education for development scholarship program, overseas Filipino workers enterprise development, OFW dependent scholarship program, educational livelihood assistance, at tuloy aral project. So pag binuksan niyo po ang bawat nakasulat po rito, lalabas po yung mga ano nila, yung mga program and services nila. Halimbawa, ito binuksan ko tong disability and dismemberment benefits. Nakasulat po rito yung mga naka-explain po dito kung ano po yung mga programa na ito ng disability at ano po ang matatanggap ng OFW dito. Ganyan po din ang mga nakasulat doon sa iba pang mga program and services. I-press nyo lang yung bawat program po nila, mag-a-appear po doon kung ano po yung mechanics, ano po yung gagawin ninyo para po ma-inform po kayo ng mga detailed na mga kaalaman na ipinagkakaloob ng OWA. So, pagkatapos po ng services, saka nyo po pipindutin yung hotline. Ayan po. Pag pinindot nyo yung hotline, meron, ito pong hotline nito, nakasulat po dyan lahat po ng mga information ng mga OWA offices sa buong mundo na meron pong concentration ng mga OFW. Halimbawa, katulad po ito, Brunei, Hong Kong, Japan, Macau, Malaysia, Singapore, South Korea, Taiwan, okay, Bahrain, Israel, Jordan, Saudi Arabia, KSA, Jeddah, Riyadh, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Syria, UAE, Cyprus, Greece, Italy, Spain, United Kingdom, and USA. Bukod po sa overseas po, meron pong regional hotline din kung saan makikita nyo po yung nakasulat po ito yung mga welfare office ng NCR, Kingdom, Region 1 hanggang sa Region 12, pati po ang ARMM at ang Caraga. So, pipress nyo po, yun ba, kunyari, ikaw po ay nasa Region 1, nasa may bandang Ilocos part po ito, pipress nyo lang po itong Region 1, then lalabas po yung mga mobile number po ng hotline po. Ganun din po dito sa, ano, kunyari, since nasa Jeddah ko, pipress ko lang itong KSA Jeddah, lalabas din po yung number na iyon na pwede niyong matawagan doon sa hotline. Ngayon, may mga katanungan po ang mga kababayan natin kung bakit merong hindi po nakasasabi na hindi po sila nakakatanggap ng hindi po sila makapag-rehistro, may nakasulat na not active account. Ito po yung mga nakalagay. Meron po lumalabas na sorry, you do not have an OWA account. Meron po nag-a-appear dyan. Okay? Na mga ganyan. So ngayon, ang gagawin po natin, pag nakatanggap po kayo ng ganyan at hindi po kayo naka-rehistro at nahirapan po kayo pero nag-sign up na po kayo, ang gagawin po ninyo ay magpapadala po kayo. Yung gagawin nyo, no? I-screenshot nyo yung nag-appear doon sa inyong registration. Halimbawa, lumabas nga po na, sorry, you do not have an OWA account. Nag-appear po yan. I-screenshot nyo yan at katulad po ito na dito sa instruction at ipapadala po nyo ito sa email address na ilalagay ko rin po dito itong support@owa.government.ph. Meron pong email address na ipapadala niyo po yung inyong inquiries
kung bakit hindi kayo na hindi kayo nakapag-register. Then ang OWA po ay magsasagot po yan, yung IT po, yung pong in charge po sa mobile apps, sasagutin po nila kayo and hintahin lang po ninyo yung kanilang mga reply para po maayos po yung inyong mobile application at makapasok po kayo sa mobile apps. Pag nag-email po kayo sa kanila, yung OWA po yung gagawa po ng way para mas madali po kayo makapag-rehistro. Yan po ang sinabi sa akin ng OWA. Okay? Ngayon, ito po ang kagandahan nito. Meron kayong mobile application ng OWA. Pag mag-renew po kayo ng inyong membership na in charge po doon po sa mobile application. Ngayon, pwede po niyong i-update yung information niyo doon po sa may information po na makikita ninyo kung nakalagay sa ilalim, update information. Pwede niyo pong i-update yung information niyo kung meron kayong mga bagong itong email niyo, religion, phone number. Yan po yung mga dapat pong i-update yung mga information, yung religion, yung phone, tsaka yung mobile. Okay?